Magandang umaga. Mga pulis po kami. Alas 5 ng madaling araw noong Sabado sa bisa ng search warrant. Sinalakay ng PNP Anti-Kidnapping Group ang bahay ni Apolonio Marcelo Jr., barangay kapitan ng Pulong Yantok, Angat, Bulacan. Lumabas mula sa banyo si Marcelo at humarap sa mga pulis. Ayon sa PNP AKG, nagmamay-ari ng mga hindi lisensyadong baril si Marcelo na nakita naman ng mga otoridad. Pero mas malalim pa ang pakay ng mga pulis. Sangkot umano si Marcelo sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si Edel Trudez Tan, 59 na taong gulang, at ang driver nito na si John Jason Ruyo noong March 25. Sinasabing ginukot ang dalawa habang patungo sa poultry farm ni Tan sa barangay Pulong Yantok sa Angat. Nakita na lamang na inabandona ang sasakyan nila sa Norzagaray, Bulacan, na may mga tama ng bala at may mansya ng dugo. They were injured from the shooting during the kidnapping. Nakatanggap ang kaanak ni Tan ng text na nangihingi ng $2 million na ransom. Hanggang kahapon, 750,000 na lang. 750,000. Wala eh, kasi walang proof of life talaga. Nagka-breakthrough ang PNP Anti-Kidnapping Group nang isa sa tauhan ni Marcelo ang sumuko sa otoridad. Napag-alamang matapos barilin, sinunog din ang labi ng mga biktima at ibinaon umano sa mismong lupang pagmamay-ari ni Marcelo. Agad na sinuyod ng Bulacan PNP Crime Laboratory ang crime scene sa Apple Subdivision sa Norzagaray, Bulacan. Nanghukayin na tagpuan ng ilang pinaghihinala ang bahagi ng katawan ng mga biktima. Ayon sa pamilya ng biktima, malaki ang pagkakautang daw sa kanila ni Marcelo. Sa totoo lang, may 6 na milyon na utang sa amin yan. Palaging gusto niyang kwartahan yung pamilya. At one point, meron siyang sinisingil na like 1 billion sa tax mapping. Itinanggi naman ng suspect ang mga paratang sa kanya. Wala raw siyang kinalaman sa pagkamatay ng mga biktima. Meron naman kaming kabuhayan. Ba't ko naman gagawin yun? Kakasuhan si Marcelo ng illegal possession of firearms, robbery at 2 counts ng kidnapping with homicide. Maan Makapagal, ABS-CBN News.